I'm Dariel Baila and you're watching PBA Draft Room TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Dahil sa kalagitnaan na tayo ng All Filipino Conference ay gumawa na kami last week ng mock draft. Kaya ito na rin ang right time gumawa na ng 2023 draft pick board. Bago natin ito simulan ay papakita po muna namin ang mga muntik nang nakapasok sa ating top 60. Sa rank 60 ay 6'5 power forward na si Mark Gatebus. Sa rank 59 ay 6'4 power forward na si Dariel Baila. Malaki ang in-improve ng inside game ni Dariel dahil sa pagkakadagdag niya ng timbang. At kung papatuloy ito, isama mo pa ang outside shooting niya, ay siguradong tataas pa ang kanyang stock. Sa rank 58 ay 6'8 shooting guard na si Carlo Escalapre. Malaki ang in-improve ng overall game ni Carlo dahil sa paglalaro sa PBA. Kung mas mag-i-improve pa siya, ay di na ako magugulat kung tumaas pa ang stock niya at makuha kahit sa third round. Sa rank 37 ay ang 5'10 point guard na si Jasper Parker. Sa rank 56 ay ang 5'11 point guard na si Axel Inyeng. Sa rank 55 ay ang 6'2 small forward na si Tonton Peralta. Sa rank 54 ay ang 6'2 small forward na si Jeff Egan. Sa rank 53 ay ang 6'3 small forward na si Ejiboy Moika. Sa rank 52 ay ang 6'2 small forward na si Jay Marimpaya. Sa rank 51 ay ang 6'3 small forward na si Troy Malilim. Hindi masyado nagamit si Troy sa Ateneo. Kahit naisipan niya mag-pro na sa NPBL kung saan niya mas maib na ipapakita ang kanyang skills na naging reason kung bakit siya ay isang former NCAA Juniors MVP. For sure ay mas tataas pa ang stock niya after na NPBL. Sa rank 50 ay 6'8 center na si Darwish Bideri. Sa rank 49 ay ang 5'11 shooting guard na si Lawrence Victoria. Sa rank 48 ay ang 5'11 shooting guard na si Jordan Santaana. Dati man ay kilala na si Jordan sa kanyang slashing at pinakita niya yan sa last NCAA season. Patuloy patataas ang stock niya once mag-improve niya ang kanyang outside shooting. Sa rank 47 ay ang 5'10 shooting guard na si Jason Celis. Napaganda talaga ang desisyon ni Jason na mag-transfer from Letran to JRU dahil sa unang season niya pa lang sa Heavy Bombers ay siya na ang naging scoring leader nito at nagpanalo sa ilang games last NCAA season. Sa rank 46 ay ang 5'11 point guard na si JB Gallego. Napatunayan din ni JB na kahit sa winning team ay kaya niya pa rin maging instant scorer. Bukod pa dyan ay napakita niya din sa San Beda ang pagiging clutch. Sa rank 45 ay ang 6'4 power forward na si Donachea. Sa rank 44 ay ang 6'3 small forward na si Noah Webb. Sa rank 43 ay ang 6'3 small forward na si Gianluis Clemente. Medyo nag-struggle si JLC sa last CAAP season pero alam naman natin ang potential niya sa larangan ng outside shooting. Kaya for sure ay makakabawi siya next season at mapapataas uli ang kanyang draft stock. Sa rank 42 ay 6'3 small forward na si Sherwin Concepcion. Medyo tumaas ang stock ni Sherwin dahil sa pagkaka-invite sa kanya ng Gilas at pagkaka-champion sa UAAP 3x3 at pagkuha din niya ng finals MVP dito. Sa rank 41 ay 6'3 small forward na si Kim Aurin. Sa rank 40 ay 6'6 center na si Jay Boydob. Sa rank 39 ay 6'1 shooting guard na si Joseph Nunag. Sa rank 38 ay 6'4 power forward na si Ray Bienes. Sa rank 37 ay 5'9 point guard na si Tommy Olivario. Kahit bilang second unit point guard ay si Tommy pa din ang naging main facilitator ng Knights
na naging malaking tulong sa kanilang back-to-back championship. Sa rank 36 ay ang 5'10 shooting guard na si Jolo Mendoza. Nagkaroon naman ng decent last season sa Ateneo si Jolo, pero mas efficient pa ang shooting niya ngayon sa MPBL na malaking bagay para tumaas pa ang stock niya. Sa rank 35 ay ang 6'4 power forward na si J-Boy Solis. Halos lahat ng amateur leagues na nilalaruan ni J-Boy ay nag-i-standout siya sa depensa. Kaya di na ako magtataka kung siya ang maging top defensive player sa class na ito. Sa rank 34 ay 6'3 small forward na si Paul Goodpo. Sa rank 33 ay ang 6'3 small forward na si James Spencer. Malaki ang tinaas ng stock ni James dahil sa mga clutch plays niya sa last UAAP season. Mas tataas pa ang stock niya kung magiging regular starter na siya ng Fighting Maroons sa next UAAP season. Sa rank 32 ay ang 5'11 point guard na si Joshua Pontanilla. Hindi natin masasabi sa ngayon kung mapapaganda ba ang desisyon ni Josh sa pag-skip sa last draft. Pero kung matutulungan niya magkampiyon ng Manila sa MPBL ay talagang tataas pa ang stock niya. Sa rank 31 ay ang 6'6 center na si Damien Guntapay. Malaki ang tinaas ng stock ng mga center sa NCAA nang nawala ang mga imports. Isa dun si Damien na mas naipakita ang rebounding at outside shooting sa last NCAA season. Sa rank 30 ay ang 6'4 power forward na si Arvin Gamboa. Matagal nang kilala si Arvin sa kanyang inside and outside game. Pero sa last NCAA season ay napakalaki ng tinaas ng stock niya dahil sa laki ng in-improve ng overall game niya. Sa rank 29 ay 6'1 point guard na si Ralph Enuela. Sa kauna-unahang season pa lang ni Ralph ay naging solid contributor at playmaker na siya para sa Red Lions. Bukod pa dyan ay siya din ang regular starting point guard ng San Diego. Sa rank 28 ay ang 6'6 center na si Henry Galinato. Hindi pa napapalaro si Henry sa UP, pero alam naman natin ang elite athleticism nito. Kaya once makapaglaro na ito sa UAAP, malamang ay tataas agad ang stock ito. Sa rank 27 ay ang 6'2 shooting guard na si Brent Paraiso. Kilala si Brent sa pagiging 3-and-D player, pero sa last NCAA season ay naipakita niya ang kanyang improvement sa slashing at shot creating na talagang nagpataas ng kanyang draft stock. Sa rank 26 ay yung 6'5 power forward na si Matthew Davis. At last ay napasama na si Matthew sa main rotation ni Coach Tapp. Pero kung siya na ang magiging starting power forward ng Ateneo sa next UAAP season, ay malaki talaga ang itataas pa ng stock niya. Sa rank 25 ay yung 6'5 power forward na si JB Bayo. Nakuha din ni JB ang starting power forward spot ng Red Lions at naging regular contributor nito sa ilalim. Pero kung matutulungan niya ito makuha ang kampiyonato next year, ay malaki ang itataas pa ng draft stock niya. Sa rank 24 ay 6'5 small forward na si AJ Penso. Kahit sa kanyang one and done season lang sa Binil, ay naipakita niya na kahit may size at height siya ng isang big man, ay may decent slashing at outside shooting siya ng isang wing player na talagang pag-iinteresan ng ilang PBA teams. Sa rank 23 ay 6'8 shooting guard na si BJ Andrade. Si BJ na siguro ang most improved player ng Blue Eagles sa season. Lalong tataas ang draft stock niya kung matutulungan niya ang Ateneo maibalik ang kampiyonato bilang starting shooting guard ng Ateneo. Sa rank 22 ay 6'1 shooting guard na si Deshaun Winston. Isang season pa lang ang nalalaro ni Shoney sa UAAP, pero marami na agad ang nakapansin ng kanyang high basketball IQ at court savviness. Kung sumali na nga siya sa last draft ay baka sa late first round ay nakuha na siya. Sa rank 21 ay ang 5'11 point guard na si Fran. Last draft pa lang ay medyo PBA ready na si Fran. Pero dahil sa paglaro sa ibang amateur leagues at pagka back-to-back champion sa Letran ay talaga naging PBA ready na siya. Sa rank 20 ay ang 6'7 center na si Christian Bunak. Medyo hindi magandang desisyon ang pag-skip ni Christian sa kanyang final season sa NCAA. Lalo pa at nakapasok ito sa finals. Pero may chance siya pataasin pa rin ang stock niya sa MPBA. Sa rank 99, 6'4 small forward na si Rafi Verano. Unfortunately, ay di nag-champion ng Blue Eagles sa final year ni Rafi. Pero kung may malalaroan pa siya bago ang draft, ay may possibility pa din madrop siya sa late first round. Sa rank 18, ay ang 6'9 center na si Matt Aquino. Kahit sabihin natin, wala halos playing time si Matt sa Japan B-League, ay malaking experience pa din ito na magagamit niya once maglaro na siya sa PBA. Sa rank 17, ay ang 6'9 center na si Ken Marcarino. Di rin masyado nabigyan ng exposure si Ken Mark sa B-League. Pero ngayon na maglalaro na siya sa PBA B-League para sa Marinerong Pilipino,
ay pwede na niya mapataas ang kanyang draft stock. Sa rank 69, 6'4" power forward na si Warren Bonifacio. Grabe din ang laki ng tinaas ng stock ni Warren dahil sa laki ng in-improve ng kanyang physical game. Lalong tumaas pa yan dahil kahit siya ay undersized sa center position sa NCAA, ay nakakasabay siya sa mga gaya nila Justin Arana at Jeyombo. Sa rank 59, 6'8" center na si Brandon Bates. Sa Lasal pa lang ay nakilala na si Brandon sa pagiging reliable interior defender at rebounder. Kaya kung biglang sumali na siya next round, ay di na ako magtataka kung may kumuha sa kanya sa late first round. Sa rank 14 ay ang 6'2 shooting guard na si James Kuikute. Maganda naman ang nilaro ni James sa last NCAA season. Pero dahil di sila nakapasok sa finals, ay di masyadong tumaas ang stock niya. Pero kung magpag-champion niya ang Sveda next season, malamang kahit sa mid first round ay makuha na siya. Sa rank 13 ay ang 6'4 small forward na si Ken Tapin. Medyo matagal na di naglalaro sa Pinas si Ken. Pero kung sumali na siya next draft, ay malabong palagpatin siya ng mga PBA team sa first round dahil rin sa kanyang experience sa NBL New Zealand. Sa rank 12 ay ang 6'6 power forward ni si Will Gosum. Napaganda talaga ang desisyon ni Will ng paglipat sa Binil dahil sa unang season pa lang dito ay naging part siya ng Mythical 5 ng NCAA. Sa rank 15 ay ang 6'8 power forward ni si Kit Datu. Kung nakasali na sana si Kit sa last draft, ay surefire first rounder na siya. Pero may chance pa siya mas solidify yung pagiging surefire first rounder kung may malalaruan man lang siya bago ang draft. Sa rank 10 ay ang 6'3 small forward na si Justin Butang. Last draft pa lang ay PBA ready na si Justin at baka nakuha pa sa top 5 pick. Pero kahit malalim ang magiging susunod na draft ay surefire first rounder pa din siya dahil sa laki ng tinaas ng value niya sa pagkaka-NBB sa field basket. Sa rank 9 ay ang 6'1 point guard na si Ethan Albano. Matagal na din nakakalaro si Ethan sa Pinas. Pero kung sakaling sumali na siya next draft ay siguradong pag-aagawan siya ng mga teams na naghahanap ng all-around quality point. Sa rank 8 ay ang 6'1 shooting guard na si Richie Rebelo. Nakabawi si Richie sa last UAAP season dahil bukod sa nakuha nila ang kampiyonato ay isa rin siya sa naging key players nito. Sa rank 7 ay 6'1 point guard na si Juan Gomez de Llano. Hindi masyadong maganda ang kinahantungan ng Japan B-League team ni Juan. Pero this upcoming PBA D-League Conference ay may chance na siya masolidify ang pagiging top 5 pick sa next draft kung mapag-champion niya ang Marinerong Pilipino. Sa rank 6 ay 6'6 small forward na si Kobe Paras. Kakasayin lang uli ni Kobe sa isang Japan B-League team. Kahit kung dito ay makakabawi siya at tutulungan nito maging winning team, ay pwede na siya i-consider as a top 3 pick sa next draft. Sa rank 5 ay 6'6 power forward na si Xavier Rosero. Sa unang season pa lang ni Sab sa UP ay nag-ingay na agad ang pangalan niya dahil sa mga hustle plays at highlight plays. Isama mo pa na isa sa main reason ang mga energy plays niya kung bakit nila nakuha ang kapit. Sa rank 4 ay 6'2 shooting guard na si Reza Bando. Sa UST pa lang ay kinukonsider na siya as a future star. Pero ngayon na napag-champion niya ang Letrad at siya din ang NCAA season MVP ay mahirap na siyang palagpasin sa top 5 team. Sa rank 3 ay ang 6'7 center na si Justin Baltasar. Kung sumali na si Balti sa last draft ay surefire top 3 pick na siya. Pero kung patuloy pa mag-i-improve ang overall game niya sa Japan ay dapat talagang i-consider na din siya sa top pick next draft. Sa rank 2 ay ang 6'2 shooting guard na si Cedric Bearfield. Dahil ni Balti ay surefire top 3 pick na din sana si Cedric sa last draft. Kung di lang siya na-disqualified. Pero kung makasakasali na siya sa next draft, ay surefire top 3 pick pa rin siya. At ang top prospect so far sa next draft ay ang 6'5 small forward na si Dwight Ramos. Bihira ang mga prospects na kahit anong draft class sumali ay pwedeng consider as top pick. Ganyang klaseng generational talent si Dwight na siguradong pag-aagawa ng mga PBA teams. Madami pang pwedeng mabago sa ranking na ito, lalo na kung i-consider na din ang ibang prospects kaya ni Terdi Rabena sumali. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.